after ko na build itong AR ko, guys, is siguro nakaputok na rin ng more or less 500 rounds of ammo, kaya gusto kong linisan ngayon. Ipakita ko, guys, in my own way, in my own style, how to clean AR, kasi napakaraming AR owner, guys, ang takot bumaklas sa ganito. Pero napakadali, guys. Simpleng-simple lang yung basic cleaning lang ang i-share ko sa inyo. Make sure you have to check the rifle if it's clear. Safety check, it's clear. Ayan. You can remove the sling para mas madaling mabaklas. Yung red dot, guys, hindi ko natanggalin ito kasi pagka tinanggal mo kasi ito at magalaw ulit, kailangan mo na naman isero. Kaya ganito na, hindi ko natanggalin. Pagbaklas niya ito is ito, yung take down pin, tanggalin mo lang dalawa. Ito lang, guys, ang nagkakabit nitong lower at saka upper. Pag natanggal mo itong takedown pin, then maghiwalay na. Tanggalin mo yung ito, yung bolt carrier group. Tanggalin mo yung charging handle. Then ito na. Pwede mo nang linisan. Pero ito kasing, as I have told you, the rifle is more than 500 rounds. Kaya tignan ko lang kung madumi na. Kita nyo naman, guys, is talagang nangitim na yung bolt carrier group. Ayan. Kaya mas maganda rin, guys, kung ang AR mo after shooting o pagkatapos mong iputok is mas maganda kung mabaklas mo at malinisan. Eto, guys, yung pagbaklas lang nitong bolt carrier group. Unahin mo lang tanggalin yung pin, yung pinakalak para sa firing pin. Ito. Tanggalin mo lang yung firing pin, guys, ito. Then ayun. So, yun lang. Ito lang ang basic, guys, na paglinis ng AR. Dapat itong bolt carrier group mo is malinis. Kasi pag once na ito, katulad nito, is nagkaroon na ng build up ng carbon dito sa extractor mo. Ito lang, guys, ang pinaka-importanteng part dito sa AR na nakikita ko para malinisan mo. Kasi dito sa lower receiver, pagka okay naman itong bolt carrier group mo, is konti lang yung pumapasok na gas dito. At saka ito, kung dito ka maglinis, is kung kailangan mong tanggalin lahat itong trigger at saka itong follower, is mas complicated ito, guys. Kasi kung hindi mo kabisado ito, is huwag mo nalang baklasin. Baka umabot ka sa gunsmith. Tapos dito, guys, maraming parts kasi ito na spring, maliliit na bagay. Pagka na-misplace mo at hindi mo kabisado, is mahirapan ka. Dapat pala dito pag maglinis ka, guys, is at least meron ka rin gamit. Ito, katulad nito, yung rod mo para sa barrel. Meron kang wire brush. Meron kang scraper. Ito, guys, yung gamit nito is ito nga, pangkayod mo dito. Kung nag-build up na kasi yung carbon dito, is hindi mo basta-basta matanggal, kundi kayorin mo na. Ito, meron akong ganito. Then, at least, meron kang gun oil, guys. Ito, total dito sa Las Vegas, napakarami kang mabilhan na ito. Ito, Extreme Duty Gun Oil. Nabili ko ito sa Bass Pro. Tapos, ito yung gun cleaner mismo. Pero pagka
maduming-madumi nga yung eto, katulad nitong bolt carrier group is ginagamitan ko rin ng WD-40 guys, kasi mas mahal ito eh. At least meron kang ito, parang wipes. Pero ito, tanggalin niya yung mga metals at saka kung may nakap na dikitan ka ng mga metal parts dito, is magandang ma-absorb din ito, yung cleaner na to. Parang pan lang naman guys, parang tela lang din siya. Ito. Sa kamay guys, kasi parang may alcohol eh. Para malinisan mo rin yung mga singit-singit ng lower receiver mo, is meron ka rin dapat ganito guys. Itong parang pang-swab test. Swab it's na. Ito. Kasi ito, yung singit-singit nito is hindi mo naman mahirap mong dukutin to guys. Kaya maganda rin kung meron kang ganito. At saka ito, pwede mo rin panglangis sa mga spring dito. At least, maipasok mo. Dito sa upper receiver guys, ito, pwedeng punasan o kaya sprayan din ng ito, yung gun cleaner. Then, i-dry lang. Tapos itong barrel, ang meron kasi dito nang lilinis din minsan yung ito, yung parang nylon na parang tali to guys, tali na ipapasok nila dito sa barrel mo, tapos huhugutin sa kabila, then yun lang ang panglinis mo rin. Ganun lang guys ang basic cleaning nitong AR. At least siguraduhin mo lang na malinis itong bolt carrier group mo, lalong-lalo na dito sa extractor mo nga, kasi once na nag-build up kasi yung carbon dito, is dito nagmamalfunction minsan yung baril. Kasi pagka dito hindi na gumalaw itong extractor, is pag ni-stack ito, mag-stoppage yung baril guys.